Masaya. Kami yung mga ano eh, kami actually yung na-challenge sa kanila kasi ganda yung pinapakita nila sa practice. Na nakikita ko na ano eh, na nagkakaamuya na sila. Tapos yung play na ginawa nila kanina, actually tinanong ko nga si coach eh, Coach Jong, kung anong play yun kasi parang kuha nila i-execute eh. So, magandang tingnan. Kailangan gamitin namin yung ano, yung pagiging professional namin na makapag-adjust ka agad kahit na hindi kami ganun ka nagpa-practice or kulang yung preparation namin. Kailangan ano, quick yung adjustment namin kung ano ipapagawa sa amin ni Coach Chot. Kasama naman yun sa ano eh, kasama naman yun sa pinagpipray namin tsaka sa pinagtatrabahuhan namin ngayon na pagdating ng opening, ready kami. Pero hindi magiging madali kasi yun nga, hindi kami matagal na nakapag-prepare. So, bibigay lang namin yung best namin kung ano ipapagawa sa amin ng Coach Chot. Tapos kung hanggang saan yung magawa namin or kung hanggang saan yung halimbawa yung pinagawa si Coach Chot na medyo parang ano kami, kunyari hindi pa kami ganun ka-solid na chemistry, kailangan mapagtrabahuhan namin, sama-sama kami. It's a different scenario now. Sa practice nyo kanina, most of the drills, kalaban nyo naman yung FIBA Asia team. What's the experience like playing naman against those veterans? It's a nice experience, no? Looking forward into our competition. You know, we'll be playing against older guys and the national team of their respective countries has been together for quite a while. You know, it's also nice to play against the more experienced guys dito sa FIBA Asia na maglalaro. Because you know, you get to learn on how to deal with different scenarios, especially physical matchups, like you know, play against taller guys, play against older and bigger guys, shooters. You know, you got Pogo and Matthew on the wings. So I guess it's just something for us to really be used to facing. That's a great luxury of having SEA Games and FIBA Asia practice at once because you know we can work hand in hand kami, hindi kami magpapatalo sa kanila, so we push ourselves to make it hard for them and at the same time kami nasasanay kami sa larong may mga mas lalaki sa amin and so may mas matatanda, so hopefully it works out. Do you feel really comfortable playing with those guys? Because you have to after playing together for almost more than 2 weeks. Syempre. Sabi ko, this is a special group of guys na who's willing to fight for everything inside that court. We may have disadvantages, but pagdating sa puso at sa pagiging palaban, hindi kami magba-back down doon. Coach said na, no, as long as we play together, we can be the future together with the other PBA guys who have a name for themselves already when it comes to the international scene. So hopefully kami. Waiting in the wings lang naman kami. Nag-aantay lang kami na ma-call up dun sa tagilas talaga. While kami, we're just doing our best to maximize an opportunity to improve, learn, and absorb everything that we can learn from the older guys and our coaches. Lastly, do you also feel like this sense of duty to also want to push the FIBA Asia team as much as possible also? Oh yes, of course. Dito as a practice, you know, kami mga bata, you don't want to waste the time of the older guys. You know, we understand where they come from early morning practice or afternoon practices and then their duty for the country. And to hasten the practice intensity. Kasi short na lang, alis na sila eh. So pag nagpetiks-petiks pa, sayang, hindi sila makakatodo talaga makara-prepare. So kami, ginagawa namin, talagang pupush namin sa sarili namin. At the same time, parang mapush din sila para alam mo yun, ay parang hindi yung matumabatan to, talagang gusto talaga tayong tulungan. So, yun yung gusto namin gawin.